na ulit tayo sa pagluluto, mga kaludi. Ang first ingredient natin ay ang ragu ala bolognese. Recently, nakapagluto na po ako nito. So, pakicheck na lang yung aking video na ang title ay ragu ala bolognese para makita ninyo yung full detail ng aking pagluluto. Bale, review na lang po itong ating ginagawa. Salamat! So ready na ang ating ragu ala bolognese o yung meat sauce. So start na rin tayo sa paggawa ng ating second ingredient, ang bechamel. Ito yung ingredients niya, yung butter, flour, at ang gatas o yung milk. Akin ding mga videos ay nandun din ang full detail ng pagluluto ko ng aking bechamel. Panoorin nyo na lang po siya sa aking channel na Ludi713. Thank you! Ayan, ready na rin ang ating pangalawang ingredients, ang bechamel. So, ito na yung main ingredients natin, ang meat sauce. Then, yung white sauce o yung bechamel. At syempre, ang lasagna. So, start na tayo sa paggawa ng ating lasagna o yung ating pag-aayos sa ating lagayan. So, lagyan din natin siya ng sauce sa kanyang pinakailalim para pag inalagay natin sa ating microwave o sa ating oven ay hindi siya masunog. Tapos, isunod nating ilagay ang mga lasagna. Yan. Ayusin lang po natin ng magkasunod-sunod. Then, habang naglalagay tayo, maglagay din tayo ng sauce pag bawat paglagay natin para hindi sila magkadikit-dikit. O yung para maluto lahat, maganda yung kanyang pagkakaluto later. So, gaya ng yung nakikita, naglalagay na tayo ng meat sauce. Lagyan po lang natin lahat yung ating lasagna. So, ispread lang natin mabuti ang ating meat sauce. Then, after ng ating meat sauce ay lagay naman natin ngayon ang ating white sauce sa ibabaw ng ating meat sauce. So, ispread lang din natin siya at kagaya ng ating paglagay ng ating meat sauce, ganyan lang yung ating paglalagay. Punuin din natin lahat yung ating lagayan. Then, pagkatapos niyan ay isunod nating maglagay uli ng ating lasagna. Bali, ganyan lang po yung procedure niya hanggang sa mapuno yung ating
lagayan. Ang ginapit ko po dito ay ang dried lasagna. Meron ding mga fresh lasagna na nabibili, pero yan lang po yung available na nabili ko, kaya yun na po yung aking ginamit. Pero actually, mas masarap po yung fresh lasagna. So, habang ginagawa ang ating lasagna, ay may konting patalastas lang tayo. Use lasagna in a sentence. Oh, natikman nyo na ba yung pinakahuling luto ko? Anong lasa niya? Disclaimer lang po, hindi po ako chef, pero natuto lang akong magluto para sa aking pamilya. Kaya kung may pagkakamali man yung aking pagluluto paminsan-minsan, ay pasensya na po. Then lastly, lagyan natin siya ng grated cheese sa ibabaw. Ayan, ready na ang ating lasagna. Pwede na nating ilagay sa oven ng 30 minutes for 180 degrees. Ayan, luto na ang ating lasagna. Charap, charap. Yummy. Thank you.
Ayan na. Buha na kayo. Wow! Umuusok pa. Ayan oh, taob. Simot, sarap. Galing-galing ni Tita Ludy. 1,000,000 palakpak. Don't forget to like and subscribe my channel, Ludy713. Bye!